Kami-kami lang pinsala rin pong iniwan ng lindol sa General Santos City, pati tubo na nagsusupply ng tubig nasira. At live mula sa GenSan, narito unang balita ni Kapuso Stringer Gary Balantay. Gary, sa ngayon, paano ang supply ng tubig dyan sa GenSan? Yes, Iwan. Ang pinakaproblema ngayon sa isang barangay sa General City ay ang supply ng tubig. Nasira kasi ang water transmission line ng General Santos City Water District. Sa aking likuran po ngayon ay patuloy na kinukumpuni simula pa kahapon ng umaga hanggang ngayon. Hindi pa natapos na pagkumpuni yung naputol na tubo na nadudugtong para sa daloyan ng tubig. Batay sa mga nagkumpuni ng water transmission line, limang transmission line ang nasira ng lindol sa National Highway ng Barangay Lagaw. Kaya ang ilang sirinti roon nag-iigid na lamang ng tubig sa bilang barangay. Ang mga malls naman sa GenSan ay matagal na ng tipak kahapon dahil sa patuloy na assessment ng city engineer. Sa informasyon ng news team, may mga minor to major fast ang nakita sa mga malls ng GenSan, lalo na sa isang mall kung saan ang kanilang parking area na 3-story building ay hindi muna pinagamit. Kumalat sa social media kahapon ang nagbitak-bitak na hiligi sa loob ng isang mall, nasirang pintuan, nagkalat ng mga disproducts at grocery section dahil sa lindol. May isang 3-story private school building sa GenSan ang inirekomendang hindi muna ipagamit dahil sa malalaking bitak na nakita rito. May isa ring public school building na patuloy susuriin dahil may nakita mga cracks sa gusali na bago pa namang gawa. Mga minor structural damages lamang umano ang nakita naman sa government building facilities habang hindi pa natapos suruin ang mga private building lalo na ang mga commercial establishment. Sa araw na ito, inanunsyo ng LGU GenSan na may pasok na sa lahat ng antas ng palalan at mga sangay ng gobyerno sa lungsod. Mula dito sa General Santos City, Gary Balantay para sa unang balita. Gary, kung yung tubig may problema, yung kuryente, yung linya ng komunikasyon, gaano kalaking bahagi ng GenSan ang apektado? Regarding po sa linya ng kuryente, wala naman po. Yung during sa lindol naman po, yung talagang nagkaroon ng total blackout sa GenSan. Mm-hmm. Ang pinakaproblema nga po ngayon ay itong isang barangay na halos ilang purok dito ay walang supply ng tubig. Kaya yung iba, nag-ingit na lang sa pirang barangay po. Gary, maraming salamat. Si Gary Balantay po ang Kapuso Stringer natin sa General Santos City.